Reputasyon Part 17. Kumain na ba kayo? Magpapahanda ako. Magiliw na sabi ni Mrs. Ontiveros. Huwag na po. Gabi na rin po, baka hinahanap na po ako sa amin. Sagot ni Samantha habang hindi pa rin niya maalis sa ginang ang mga mata. Ganun ba, iha? Saan ka ba nakatira? Malapit lang po. Malayo pa rin dito, iha. Kung gusto mo, dito ka na magpalipas ng gabi. Ho? Gulat na sabi niya. At nilingon si Rafael na napangiti. Oo, huwag na po. Nakakahiya po eh. Sagot ni Samantha at pinaglipat-lipat ang mga mata kay Rafael at sa mama nito. Mama's right. Baka mapano ka pa sa daan. Isa pa, hindi naman kita ihahatid na. Nakangiting sabi ni Rafael. See, tawagan mo ang nanay mo at sabihin mo na sa bahay ka ni Mrs. Ontiveros bilang guest ko. Sigurado akong kilala ko ng nanay mo. Magiliw na sabi ng ginang at lumapit sa kanya. Nakakahiya po. Sagot ni Samantha na kay Rafael nakatingin. Humihingi ng tulong rito. Pero tila gusto nito ang idea ng mama nito. Hindi siya pwedeng makitulog rito. Nakakahiya sa asawa ni Rafael. Be my guest, Samantha. Dito ka na magpalipas ng gabi. Magiliw na sabi ni Mrs. Ontiveros. Pero kung gusto mo, ako na ang tatawag sa nanay mo. Huwag na po, ako na lang po. Mabilis na sagot ni Samantha. Halika, mag-tea tayo para makapagkwentuhan pa tayo. Yaya ni Mrs. Ontiveros at isinama na siya nito sa komedor. Sinulyapan niya si Rafael na ngiting-ngiting sumusunod sa kanila. Ano nga palang surname mo, Samantha? Tanong ni Mrs. Ontiveros nang makaupo na sila sa komedor. Santos po. Nahihiyang sagot ni Samantha. Samantha Santos po. Santos? May kaibigan akong Santos, si Lorraine Santos. Ate ko po siya. Wow, what a small world, ha? Huh? Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, iha. Sagot nito, alanganin si Samantha ngumiti at hindi maalis sa isip niya ang eksenang nakita ang mama ni Rafael na sumakay sa kotse ng papa ni Ace. Maraming ikinuwento si Mrs. Ontiveros kung paano nito naging kaibigan ang ate Lorraine niya. Kaya naman iniwan na sila ni Rafael. Nagpaalam na magpapahinga na ito. Patuloy pa rin kasi si Mrs. Ontiveros sa pagkwento ng mga kung ano-ano at naintriga naman siyang makinig rito dahil tila pakiramdam niya marami pa siyang nais malaman tungkol rito at sa ate Lorraine niya. Dahil sa mga naririnig niya mula kay Mrs. Ontiveros, ay malapit talaga ang ate Lorraine niya rito. Walang nababanggit ang kapatid niya tungkol kay Mrs. Ontiveros. Nalaman lang naman niya ang tungkol sa ginang nang mabasa ang invitation ng kasal ng ate Lorraine niya. Dahil nag-iisang ninang si Mrs. Ontiveros. I'm so happy para sa ate mo. She deserved to be happy. Oo nga po eh. Buti na lang po nakilala niya si Kuya Janus. At ngayon, lalagay na po sila sa tahimik. Yes, iya. Mabait kasi ang kapatid mo. Sagot ni Mrs. Ontiveros. Ngumiti siya at nang maubos na ang tea, pareho ay nagyaya na itong magpahinga. Hindi na talaga siya makakatanggi dahil wala na si Rafael. Wala nang maghahatid sa kanya pa uwi. Kaya dito na siya nagpalipas ng gabi. Nakakahiyaman sa asawa ni Rafael na kanina pa niya hindi nakikita. Pero gaya nga ng sabi ni Mrs. Ontiveros, guest siya nito. Ihatid na kita sa guest room mo, iha. Yaya ni Mrs. Ontiveros
at naglakad na sila paakyat sa malapalasong bahay ng mga ito. Magpahinga ka na muna. Bukas, magkwentuhan ulit tayo, iha. Opo, Mrs. Ontiveros. Thank you po sa pagpapatuloy. Kaibigan ka ng anak ko. At isa pa, kaibigan ko ang Ate Lorraine mo. Sagot nito. Saka pwedeng tita na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kasing formal ang Mrs. Ontiveros. Nakangiting dagdag nito. Sige po, tita. Nakangiting sagot ni Samantha. Ngumiti ito at nagpaalam na. Iniwan siya sa malaking guest room na kung tutuusin, itila buong bahay na nila sa lawak. Mayaman talaga sila. Bulong ni Samantha habang ginagala ang mga mata sa malawak na silid. Lumapit siya sa may bintana at hinawi ang kortina. Napanganga siya nang makita ang magandang view mula sa silid. Tanaw kasi niya mula sa bintana ang karagatan at mga naglalakihang punong nakapalibot sa buong bahay. Wow! Sabi ni Samantha at pinagsawa ang mga mata sa ganda ng view. Pumasok ulit sa isip niya si Mrs. Ontiveros at Mr. Bienvenida. Baka magkaibigan sila. O di kaya magkamag-anak? Tanong ni Samantha sa sarili. Pero walang nabanggit si Rafael. Nakamag-anak ng mga ito ang mga Bienvenida at tila hindi naman ito personal na kilala si Ace. Nihiwagaan siya bigla kay Mrs. Ontiveros, lalo na't malapit ito sa kapatid niya at kay Mr. Bienvenida. Itatanong ko na lang kay Ate Lorraine. Sabi ni Samantha sa sarili at lumapit na sa malaking kama para magpahinga. Kinabukasan nagising Samantha sa tunog ng cellphone niya sa may unan. Halos ayaw pang dumilat ng mga mata niya. Inis niyang hinila ang cellphone niya at sinagot yun. Hello? Inaantok na sabi sa kabilang linya. Did I wake you? Tanong ng nasa kabilang linya na agad niyang nabusesan. Mabilis niyang inalayo ang cellphone sa tenga at tinignan ang screen ng cellphone. Number lang ang nakaregister doon. Sino to? Tanong ni Samantha kahit tila alam na kung sino ang nasa kabilang linya. At naupo mula sa pagkakahiga at sinulyapan ang bintana, ang maliwanag na nasa labas. It's me, Ace. Sagot nito, na lalong nagpagising sa inaantok niyang diwa. Bakit ka napatawag? Tanong ni Samantha na hindi pinahalata ang gulat at excitement nang marinig ang boses nito. Can we have a coffee? Coffee? Kunot noong tanong ni Samantha dahil bakit naman siya niyayayang magkape ni Ace. We need to talk, Samantha. Sagot ni Ace sa seryosong tono. Napalunok siya at sinuklay ng kamay sa buhok nito. Alam niyang marami pa silang dapat pag-usapan ni Ace bago maayos ang pareho nilang nararamdaman sa isa't isa o init lang ng katawan ang nararamdaman ni Ace para sa kanya. I'll come and pick you up. Dagdag ni Ace na hindi pa naman siya sumasagot. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na sumagot. Wag! Halos tili niya. I don't care kung makita ko ng pamilya mo. I really need to talk to you. And I can't wait any longer. Pero Ace, kasi wala pa ako sa bahay. Nasaan ka? Ano kasi? At may narinig ng katok sa pinto at maya-maya pa ay bumukas na yon. Niluwanan si Mrs. Ontiveros. Good morning, Samantha. Magiliw na bati nito. Breakfast ready. Nasa komedor na rin si Rafael. Patuloy nito. Napanganga siya dahil nasa kabilang linya pa si Ace. Are you with Rafael?
May gulat na tanong ni Ace sa kabilang linya. Ha? Tanging nasabi niya at maya-maya pa, nawala na si Ace sa kabilang linya. Sumunod ka na sa baba, sabi ni Mrs. Ontiveros, nang hindi pa siya sumasagot dahil na kay Ace ang isip niya. Good morning po, alanganing bati ni Samantha. Fix yourself, hintayin ka namin sa baba. Nakangiting sabi nito bago lumabas ng kwarto. Si Ace, bulong niya at sinubukang tawagan ang numero nito na nakakailang ring pa lang nang sagutin nga ni Ace ang cellphone. I'll be there in 20 minutes. Fix yourself, Samantha. Matigas na bungad ni Ace sa kabilang linya. What? What is Bienvenida doing here? Tanong ni Rafael nang sabihin ng kasambahay na nasa labas si Ace at hinahanap siya. Napakagatlabi siya nang marinig. Hindi niya inaasahan na makakarating ng ganoon kabilis si Ace sa bahay ni Rafael. Bienvenida? Kunot noong tanong ni Mrs. Ontiveros. Sorry po, maybe he was looking for me. Nahihiyang sagot nito. I see. Tanging sagot ni Rafael at inutusan ng kasambahay na papasukin si Ace. Why? Nagtatakang tanong ni Mrs. Ontiveros. I'm not sure po eh. Nakayukong sagot niya. Dahil yun naman ang totoo. Ano bang malay niya at hinahanap siya ni Ace? At kinailangan pa siya nitong sundan sa dulo ng San Roque. Samantha. Tinig ni Ace na nagpaangat ng likod niya mula sa pagkakaupo. Hey, Ace. Walang emosyong bati ni Rafael. Good morning, Mrs. Ontiveros. Bati naman ni Ace kay Mrs. Ontiveros. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sinulyapan si Mrs. Ontiveros. Hindi nakaligtas sa kanya ang tila pagkailang ni Mrs. Ontiveros nang makita si Ace. Have a seat. Join us. Formal na yaya ni Rafael kay Ace. Thank you, but I need to talk, Samantha. Maotoridad na sagot ni Ace habang masamang nakatingin kay Rafael. Nahiya tuloy siya dahil wala namang ginagawang masama si Rafael sa kanya. Pinatuloy nga siya nito sa bahay. Ace! Saway ni Samantha kay Ace. Let's go, Samantha. Yaya ni Ace sabay hila sa kamay niya. Ano ba? Bulong niya at sinulyapan si Mrs. Ontiveros na nakatingin lang sa kanila habang nakaupo sa upuan. Ganoon rin si Rafael na simple pang tinuloy ang kinakain. Finish your breakfast, Samantha. Si Rafael na habang nasa pagkain na ang atensyon. No, Samantha. We need to talk. Matigas na utos ni Ace na kay Rafael nakatingin. Ace, ano pang ginagawa mo? Inis na tanong ni Samantha at hinila ang bag sa katabing upuan. Sorry po, Mrs. Ontiveros. Rafael. Paumanhin ni Samantha at sinulyapan ang mag-ina. Nasa mukha pa rin ni Mrs. Ontiveros ang tense habang kay Ace nakatingin. Kampante namang kumakain na si Rafael. Maunaw na po ako. Salamat po, Mrs. Ontiveros. Rafael, thank you. Paalam ni Samantha sa mag-ina. It's okay, Iha. Sagot ni Mrs. Ontiveros. Let's go. Matigas na utos ni Ace at marahas siyang hinila sa braso. Wala na si Samantha magawa kundi sumama kaysa gumawa pa ng eksena si Ace sa bahay ng mga Ontiveros. Nakakahiya na nga sa pagsunod nito sa bahay ng Ontiveros, mas nakakahiya na sa mga Ontiveros kung lilikha pa ng gulo si Ace. What the hell are you doing, Ace? Inis na sita ni Samantha habang palabas ng kalsada. Hila-hila pa rin siya ni Ace sa braso. Ace, ano ba? Tuloy lang
lang ito sa paghila sa kanya, papunta sa kotse nitong nakaparada sa labas. Get in the fucking car, Samantha! Hiyaw ni Ace at tinulak pa siya. Nasadsad siya sa pinto ng kotse. Get in! Muling hiyaw ni Ace, habang nanlalaki ang mga matang nakatingin lang sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinapa ang pinto at binuksan yun. Dahil sa takot na nakikita ni Samantha kay Ace, ay sumunod na lang siya. Kasunod na sumakay si Ace sa driver's seat at kitang-kita niya ang galit sa pagtaas baba ng dibdib nito. Ace! Anas ni Samantha at napakagat sa labi. Halos palapirin na nito ang sasakyan sa bilis ng pagmamaneho nito. Napahawak pa siya dahil pakiramdam niya. Titilapon siya anumang oras. Ace, slow down! Takot na sabi niya at sinulyapan ito. Nasa kalsada ang atensyon at nagtatagis ang mga bagang sa galit. Ano bang kinagagalit nito sa kanya? Nakitulog siya kina Rafael. Oo, pero wala naman silang masamang ginawa. Isa pa dahil kay Mrs. Ontiveros, kaya siya nagstay sa bahay ng mga Ontiveros ng buong gabi at hindi naman dahil kay Rafael. Unang-una, magkaibigan lang sila ni Rafael. Pangalawa, may asawa si Rafael. Kahit pa tila ayaw pag-usapan ni Rafael ang tungkol sa asawa nito, alam niya at ramdam niya na mahal ni Rafael ang asawa nito. Napalingon siya sa tinatahak nilang daan. Hindi yan ang daan papunta sa resort o sa bahay nila. Napakunot na o siya at liningon si Ace na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha. Saan tayo pupunta? Nakuha ni Samantha itanong sa kabila ng kaba at takot. Ibibigay ko ang gusto mo. Sagot ni Ace na hindi man siya nilingon. Kumunot ang noo niya at muling ginala ang mga mata sa paligid. Tinutumbok ng daan ang mga malalaking building sa San Roque. Ace! Tawag niya muli rito. At binalik kay Ace ang mga mata. Sa kondo ko. Sagot ni Ace at sinulyapan siya. Bakit sa kondo mo? Kay Rafael nakitulog ka. Bakit hindi pwede sa kondo ko? Mabilis na sagot ni Ace at pumasok sila sa basement ng malaking building. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang nag-iisang condominium sa bayan nila na pagmamay-ari ng mga Bienvenida. Ace, ano bang iniisip mong ginawa ko sa bahay ni Rafael? Marami. And I guess you both enjoyed. Matalim na sagot ni Ace at pinatay na ang makina ng sasakyan. What? Get off. Utos ni Ace bago ito tuluyang bumaba sa kotse. Inis niyang sinandal ang likod sa upuan. Ano bang pinagsasasabi mo? Bulong niya at malakas na katok sa bintana ang nagpagulat sa kanya. Get off! Kalit na hiyaw ni Ace nung buksan nito ang pintuan ng kotse. No! Inis na sagot ni Samantha. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Samantha. Wala kaming ginawa ni Rafael, mali ang iniisip mo. At isa pa, I said get off. Nang gagaliiting sabi ni Ace. At marahas na hinila siya pababa ng kotse. Ace, ano ba? Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga pag hindi ka sumama ng maayos. Ano bang gagawin mo sa akin? Kung ano ginawa niyo ni Rafael? Sagot ni Ace habang hila-hila siya palapit sa elevator. Pinagpasalamat na rin niyang walang tao sa basement kung hindi bakang ano-ano na ang isipin ng mga nakakakita sa ginagawa nila ni Ace. Tila sila couple na nag-aaway. Wala kaming ginawa ni Rafael. Nakuha ni Samantha isagot
habang nagpupumilit na mabawi ang braso nito. Pero mas malakas sa kanya si Ace. Ramdam na nga niya ang mga daliri nitong bumabaon sa balat niya. Nasasaktan siya pero wala siyang magawa. Nang bumukas ang elevator, tinulak siya pasakay ni Ace. Nasadsad siya sa malamig na bakal. Napangiwi siya dahil nasaktan ang braso niya. Sinulya pa niya si Ace na nagpipindot sa elevator. Hindi pa rin nawala ang galit sa mukha ni Ace. Ace, please. Bulong ni Samantha dahil hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya paglabas ng elevator. Kung anong gagawin sa kanya ni Ace dahil galit na galit ito sa kanya. Dahil lang sa maling paratang nito sa kanya at kay Rafael. Napakagatlabi siya sa takot. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.